Ang fraternity naman sa mulat sa Paul ay maganda naman ang kanyang hangarin. Kaya lang eh somehow somewhere along the way parang na-corrupt siya. Just like yung word, yung sex, 'di ba? Maganda naman ang intention ng Diyos kung bakit na-create yung sex. 'Di ba? Para sa mag-asawa, ma-enjoy nila yung isa't isa, pero somehow na-corrupt eh. Na-corrupt yung word na sex na parang ayaw na nating pakinggan siya ngayon, parang pag napapakinggan pa lang natin siya, ano ba yan, huwag natin pag-usapan yan. Parang siguro parang ganun din po yung nangyari sa fraternity na maganda yung intention niya, magandang hangarin niya, pero dahil sa mga masasamang elemento o sa mga masasamang tao, naging masama ang imahe ng mga fraternity. Pero dahil sa paliwanag niyo, sir, naliwanagan po ako, sir, na maganda po pala ang fraternity at nawala yung masamang connotation, negative connotation ko about fraternity, sir. Kaya salamat po, sir. Okay. Dadagdagan ko apo, lang. Sige po, sir. Anong masama doon sa, di ba parang, dadagdagan ko lang. Anong masama sa mga kabataan natin, miyembro ng fraternity na naghahangad na makapagsilbi sa campuses, schools? Anong masama sa mga kabataan na ang hinahangad niya ay magsilbi sa community? Ano ang masama sa mga kabataan o isang fraternity na ang kanyang hangarin ay makapagsilbi sa bayan? So lahat ito ay, kung titingnan mo, kung babasahin mo yung kanilang constitutions and bylaws ng mga fraternities and sororities, halos ganyan ang direksyon nila, Maki. Ang kinakailangan natin ngayon ay taong mag-guide. Once na yung school ay hindi mo siya ni-recognize, wala kang paraan para i-engage sila at i-guide sila. Tingnan mo, ano mga school sa Visayas na ino-authorize yung mga fraternities na maglagay sila ng mga meeting places, nagpapagandahan sila. Eh, nagiging mas productive. Yung nakapunta ko one time sa isang convention na sa Dumaguete ata yun na meron doon yung Alpha Phi Omega, may Tau Gamma, ang daming mga schools, ang daming mga fraternities, meron kanya-kanya mga meeting places, magkakaibigan sila. So, ang tingin ko is dapat i-embrace ng isang administrator itong kultura na ito at i-guide. At kung hindi susunod, patalsikin nyo. Di ba? Or i-punish natin yung mga members. Because once na yung mga fraternity, so baka si director mayroong experience din sa mga fraternities and sororities. Di ba? No? Uh-huh. Member ka rin ba ng frat director? Actually, Colonel, wala akong sinalihang fraternity. Pero based naman sa experience ko naman dun sa ibang bansa, sa Kuwait lalo na, dito kasi sa Pilipinas, may ang impression natin na kapag ka fraternity, pangrambulan yan eh. Diba? Lalo na nung nasa elementary ako, tapos nung nasa high school ako, nung college ako, talagang kailangan, kung halimbawa baguhan ka, kung gusto mong hindi ka mabully, mag-fraternity ka. Ayan, no? Pero alam mo, nung nasa Kuwait ako, doon makikita yung maturity ng mga fraternities. Alam mo bang sa ibang bansa, especially sa Kuwait, yung grupong Apo, yung Triskelion, matured na ang ano nila doon, iba na ang dating nila doon, nabibes na sila. Meron na rin sila doon na tulad yung Apo, sila nagpasimuno ng badminton. Yung Triskelion, meron mga computer training. So, pagka nag-matured na, nagbabago na ang pananaw nila tungkol sa fraternity. Kaya ako talaga, hindi ako nakihalo sa fraternity dahil unang-una, takot ako mapalo. takot ako sa ano eh. Sir, wala na pong hazing. Pero ng araw, required yun. Hindi mo pwedeng hindi ka sa paddle eh. Nagbuo kami ng prat-pratan dati, kunwari prat, pero kinakailangan lang, masabi lang na grupo, na masabi lang ang fraternity. Pero wala kaming paddle, basta masabi lang na may grupo kami. Pero hindi totoong fraternity. Pero ayun nga, isang magandang oportunidad at pagkakataon po ito mga sirs, no, na naliwanagan yung ating mga tagapakinig at tagapagsubaybay na yung fraternity pala, hindi lang yung bugbugan, hindi lang paluan, hindi lang sikuhan na may hazing, may pasapasa, and worse, yung iba ho sa ating mga kapatid is namamatay ho talaga. Pero ngayon, naiba yung notion or connotation natin patungkol dito nga sa mga organizations, ito, particularly yung APO. Baka may nais mo ho kayong idagdag, sir?
Sir, gusto ko lang po medyo segue lang po ng konti. Kayo po bilang miyembro ng APO, na ngayon po sir ay nasa Armed Forces na po kayo ngayon, sir. Parang nararamdaman ko po yung bakit po parang yung passion nyo o yung lagi kong naririnig yung tigilan na ang armadong pakikibaka. Bakit po ba ganun nag-aalab sir ang inyong damdamin na para dito sa pagtigil ng armadong pakikibaka po, sir? I'm sure si Director will agree with me. Yung armado kasi ay 50 taon na natin itong ginagawa. Di ba, no? Yung paniniwala natin na yung problema sa ating gobyerno, sa society natin, ay matutugunan natin sa magitan ng pag-aarmas. For 50 years, wala naman nangyari. Di ba, no? Ang dami ng revolusyon na pinagdaanan natin, madugo, revolusyon na hindi madugo, dumana tayo niyan. Hapon, Amerikano, di ba, no? Meron tayong revolusyon na hindi madugo, yung EDSA natin. So, tested na, na-try na natin lahat, and wala naman nangyari. Ang hindi natin natatry ngayon ay yung formula ng pagkakaisa. Baka, after 50 years, is mamulat naman tayo na ang itry natin, ipagsigawan natin na nagkakaisa tayo para sa ating kapakanan, para sa ating kaunlaran. At tama na yung maraming mga kabataang namamatay, maraming mga magsasaka na instead na magsaka para makapag-produce ng pagkain, hihilay mo dun sa bundok para mag-armas, di ba, no? Yung mga mag-aaral na gustong makapagtapos, at the very start nung pagpasok na sa school, ang nasa isip niya mag-aral, makatapos para makatulong sa kanilang pamilya at makatulong din sa kanilang bansa. Pero dahil lang sa may mga sungay, itong ibang mga organizations na ito ay nauudyukan at pupasok sila sa armadong pakikibaka, namamatay. And uulitin ko ulit, napakaraming mga kabataan na pumasok sa armado, namamatay. Isa si Joseph Lapira na dating estudyante po sa UP Manila, pumasok po sa Gabriel, na-encounter po ng 738 Combat Group ng Air Force dyan po sa Nasugbo, patay. Kasama yung 14 sila lahat, namatay doon. Walang namatay sa Air Force. Dahil kakulangan ng training, isasabak mo bigla sa armadong labanan. Si Kapitano, ito ay miyembro ng anayan dyan sa UP Los Angeles. Ngayong taon lang, nag-member siya ng NPA director, na-encounter kagad, January pumasok, na-encounter siya ng February. Patay din. So, ang dami mga kabataan nasa listahan namin na ganyan naging cycle ng buhay, papasok. Kasi once na pumasok ka sa armadong pakikibaka, ang hanap mo, military, di ba, director, ano? At since hanap mo yung military, nandiyan lang naman yan ang army, nandiyan yung Air Force, di ba, no? Paghanap mo sila, matatagpuan mo talaga sila. Hindi aabot ng isang taon na hindi kayo magkakaroon ng encounter. At kapag karoon kayo ng encounter, dalawang pwedeng mangyari sa kanila. Either natamaan sila or hindi sila matamaan. Kasi kung palos sila, di ba, magaling umiwas, di nakaiwas. Pero hindi sa lahat ng labanan, pwede kang umiwas eh. Tatamaan at tatamaan ka. At once natamaan ka, dalawang pwedeng mangyari sa'yo. Masugatan ka or mamatay ka. At dami ng mga kabataan na ganyan, tinamaan, namatay. So, yung kanilang gustong pagbago sa gobyerno, hindi naman natin nakakamit. Ang sinasabi ko rito, kung gusto nyo na baguhin yung gobyerno natin, magtapos muna kayo ng pag-aaral. Especially sa mga nasa mga paaralang malalaki, kagaya ng UP, ang PUP. Hindi ka pwedeng pumasok sa pag hindi ka matalino. Ngayon, kung ikaw ay matalino ka at magtatapos ka ng pag-aaral, magkakaroon ka ng magandang trabaho ngayon. Baka pwede mong palitan si Director Umandap pagdating ng panahon. Maging undersecretary ka. Maging secretary ka. Di ba, no? Kasi matalino ka eh. Ngayon, kung ikaw ay secretary ka na, director ka na ng isang division ng ating pamahalaan, di kalat mo yung idealism natin. Medyo matagal, pero
na-try na natin na ginamit natin, dinaan natin sa armado, wala naman nangyayari. Baka pwedeng counting pasensya tayo, pero alam nating sigurado na ang patutunguhan natin ay yung kapayapaan. Baka gusto mong dagdagan, Director? Actually, tama po yun. Naniniwala po tayo doon. Una-una, halos 100 taong nakipaglaban tayo sa isang digmaan, sa Hapon, sa Espanyol. Siguro, it's about time na subukin na natin yung matahimik na laban. Binigyan na tayo ng gobyerno ng tamang pakikipaglaban. Nandun na tayo sa Kongreso. Binigyan na ng chance na yung party list, lahat na ng mga sektor at yung grupo na dati nakikipaglaban sa kalsada, nandun na sa loob eh. Diba? Yun na yung chance na baguhin na ninyo kung ano yung gusto nyong baguhin, na hindi kinakailangan na nag-aarmas. Nung araw, gustong-gusto ng mga makakaliwa ay yung sa komunismo. Pero yung bansang komunista, nag-iba na ang pananaw eh. Pumapasok na sila at binubuksan na nila. Tayo na bukas, gusto natin pumasok sa isang close na sistema ng gobyerno na kontrolado ng lahat. So parang siguro it's about time na tignan natin, tulad ng panawagan ng gobyerno, tignan natin yung ibang paraan ng laban. Ang masaklap lang at nakakalungkot, ganito, kaya nga ako'y sang-ayon doon sa pagbabalik ng ROTC. Kasi ako naranasan ko yung ROTC. Yung ROTC, kaya gustong-gusto kong pumasok nung araw dyan sa ROTC. Excited ako nung nag-college ako sa ROTC dahil gusto ko lang humawak ng baril. So ngayon, dahil tinanggal yung ROTC, ang nangyayari ngayon, alam mo yung kasabikan ng mga kabataan na humawak ng armas, doon sila naiengganyo. Doon sila naiengganyo ng para sa armadong pakikibaka kasi nga gusto lang nilang humawak ng armas. Eh ako talaga personal experience ko, kaya lang ako excited ako mag ROTC ng college dahil may firing sa Muntinlupa ng Armalite. Kaya naniniwala ako, sa oras na halimbawa nagsimula ng ROTC, nagkaroon na ng mga military training, maniwala tayo, papasok ang mga kabataan sa ROTC dahil gusto din nilang masubukan ang paghawak ng armas, pero sa mas responsabling pamamaraan at sa mas responsabling idealismo na ito ay para sa gobyerno, sa kapakanan ng lahat, sa matahimik na paraan. Yun, tama po lahat ng kumbaga ibinahagi na impormasyon ng ating mga panauhin sa programang ito, pero naubusan na nga ho tayo ng oras, pero may konting anunsyo po si Sir Paulo mula po sa APO NCR. Bali, wala na ba tayong oras? Po, okay lang. Hindi po natin bigyan bali, daan po yan. Sa mga nakikinig at nanonood ngayon, kung nagtatanong kayo kung paano ba sumali ng Alpha Phi Omega, pwede nyo lang bisitahin yung page ng APO Collegiate and yung mga chapters kasi namin is sa buong Pilipinas meron yan. Magtanong ka lang saan po ba pwede sumali, paano po ba sumali ng Alpha Phi Omega, marami po sa inyong sasagot. So ibig sabihin po Sir Pao, imbis na sumali sila sa mga organisasyon na hihikayatin sila mag-NPA at baka mamatay pa sila doon, eh sa APO na lang po sumali. Tama po yun, sir. Tama po. Opo. So yun, tuluyan na nga po tayong nawalan ng oras sa ating programang Up-Up. Pero bago po magtapos ang ating programa, hingan ko lang po ng konting parting statement or messages ang ating mga bisa. Unahin po natin ang isa sa Board of Trustee ng OWA, si Dr. Chi Umandap. Okay, maraming salamat, Cherry. Maraming salamat sa ating kay Colonel Zamudio at sa lahat po ng mga nakikinig. Sabi ko nga kanina, naging suki na ako dito at abangan niyo pa po yung mga iba pa po naming mga anunsyo na dadalhin din po namin dito at ibabalita rin po dahil kanina po ay kami ay nakipagpulong na sa DILG kay Yusek Dino, Martin Dino at maraming programa na gaganapin at gagawin sa pakikipagtulungan ng ako OFW at ng mga barangay sa pagsisimula po ng barangay desk sa bawat OFW desk sa bawat barangay. So, abangan nyo rin po yan at babalita rin po namin dito. Maraming salamat po. So, yun. Maraming salamat po, Dr. Chi. And of course, ang isang panauhin din po natin ngayon na si Colonel Jerry Zamudio. Thank you very much, Cherry. And Mac, at sa ating guest kay Director Paulo. Importante itong partnership ng Armed Forces sa magitan ng Philippine Air Force sa Alpha Phi Omega. Kaya sa mga kapatid po natin sa APO ay supportan po natin to. Try muna natin ho. Alam ko na
maaring mayroon sa mga ilan sa atin ang mayroong adverse na reaction dito, but hayaan muna po natin na ito ay mag-take off sa Metro Manila, at kapag sa tingin natin ay nakita niyong hindi makaganda sa Alpha Phi Omega, di wag natin ituloy. Ganun lang naman yan eh. Pero ako 100% garantiya ito na ang ganda na maidudulot nitong partnership natin, because as I have said, yung leadership natin, yung friendship natin, yung service natin, swak na swak siya dito sa programa na ito. And thank you very much din kay Director Umanda for continuously joining our program, for supporting, and sana is maimbitahan din natin si Undersecretary Dinyo para mapag-usapan natin yung iba pang mga programa na merong kinilaman doon sa mga barangay, because I understand si Director Undersecretary Dinyo ang sa barangay affairs ng DILG. So ipagkatiwala po natin yung lahat ng programa na ito sa ating pamahalaan, at tayo po'y tumulong tayo sa pagsusulong ng kapayapaan at kaunlaran sa ating bansang Pilipinas. Yan, parting statement or messages po natin, Sir Paolo, sa ating mga tagapakinig. Maraming salamat po, Ma'am Cherry. Ito po ay isang pribilehiyo na mapapunta dito ngayon sa programang ito, dahil at least nalaman rin po nila kung ano ang Alpha Phi Omega, na ang Alpha Phi Omega ay ang intensyon ay magserbisyo para sa bayan, at makakaasa po kayo bilang ako Regional Director for Collegiate ng National Capital Region na tutulong po sa mga programa po na mas makakabuti at mas makakatulong para sa mga kabataan po ng ating bayan. Maraming salamat po. So yun, maraming salamat po sa ating mga panauhin mula po sa Alpha Phi Omega, and of course, si Dr. Chi Umandap ng OWAP. Pero bago po tayo magpaalam, ay nais ko pong pasalamatan ang Group Commander ng Civil Military Operations Group na nagpahiram po ng ating pwesto ngayong programa na ito, si Lieutenant Colonel Sir Byron de Ocampo. At gayon din po yung Director ng Public Affairs Directorate ng Civil Military Operations ng buong Air Force, si Captain Chris Horquilla. At gayon din po, maraming salamat sa lahat po ng umantabay, nakibahagi at nakinig sa ating programa. At dyan po nagtatapos ang ating programang Usapang Pangkapayapaan at Usapang Pangkaunlaran. At para po sa iba pang mga karagdagang impormasyon tungkol sa inyong Philippine Air Force, maaari nyo pong i-like ang aming official Facebook pages. Magtungo lamang po kayo sa Philippine Air Force Civil Military Operations Group, at mapapanood nyo po itong episode na ito sa Philippine Air Force Virtual TV. Muli po, maraming salamat. Ako po muli si Cherry Flores, na nag-iiwan po sa inyo ng isang magandang araw.